kapatid sa Kapadyak. Ito naman po yung unang-unang anak ni Jana Arden na nakakross kay Waterhouse Picard. Kung titignan nyo, si Jana Arden, ganito rin po ang kulay ni Jana Arden, Grisel din po. Tapos, itatunan nyo yung mata niya, no? Ayan, no? Ayan. Nakuha niya po kay Jana Arden mismo yan. Pero ang tatay po nito, nakakross siya kay Waterhouse Picard. Ayan, no? Bali, 1 year na po ito. Ito po yung kanyang ano, yung siningsingan ko to, ayan. Para malaman nyo na ito po ay yung anak. Ayan o, PHA 2023. Ayan o. 2023. Ayan yung number niya. 006110. Ayan o, 00, ayan o. Ayan, 006110. So, anak po ito ni Jana Arden na nakakross kay Waterhouse Picard from Astag Bio Research Biopillion. Ayan o, ayan po si Jana Arden. Nakita niya ba kamuha ang kamukha niya. Ito naman po si Waterhouse Picard, yung kanyang ama. Ano? Jana Arden, Waterhouse Picard, ito po lumabas. Grisel din po. Pero ito po ay female o babae. Bali, ito po ay sanay na rito. Bali, umalis to nung kahapon nung pinalipad ko, ngayong umaga bumalik yan. Hindi ko lang muna videohan. Sa pakakainin ko muna siya. Ayos. Feed sa Badyak. Bali, 153 videos po tayo. Content po natin for today. Doon sa kalapati kong umalis kahapon na nakabalik ngayong umaga. Bali, papakita ko lang sa inyo yung kalapati kong yon. Yun yung anak ni Jana Arden at Waterhouse Picard na nakakross kay Waterhouse Picard na Mastag Bio Research Biofield yun. Kasi yung kalapati na yon, yung kanina pinakita ko sa inyo na sabi po pakakainin ko, eto na po siya. Eto ngayon busog na po siya. So habang pinapakain ko po siya kanina, bumalik po siya ngayong umaga. Napansin ko lang yung kanyang pakpak. Ayan po. So ginupitan, ayan po ginupitan, no. So ibig sabihin, ito pong kalapati kong to, kaya ngayong umaga lang bumalik nung nawala sa kahapon. Nadagit po siya. Nadagit po siya. Kita nyo, nadagit siya. Siguro dahil mapiglas po to, so gusto talaga makabalik sa original na may-ari. Nakawala sa kanila. Ayan, tingnan nyo ginawa, oh. Mali kasi gupit niya, eh. Ang ginupit niya yung dito lang, oh. Hindi niya ginupit yung pinakadulo dito. Eh, kaya nakaalpas pa rin sa kanya. Kung sino man yung nakadagit dito sa kalapate kong to, eh. Sorry ka na lang, nakawala pa rin sa'yo, oh. Hindi ka kasi marunong magbalik sa may-ari. Kasi kung ito'y ibabalik mo sa may-ari, hindi mo siya gugupitan sa pakpak. Ayan, oh. May gupit, oh. Kitang-kita mga kalapatid sa ayan, oh. Ginupitan niya, oh. So, ibig sabihin, nadagit niya to, hindi niya inalam kung kanino, eh, nakalpas sa kanya. Ayan, oh. Kitang-kita, ginupitan niya, oh. Ayan, oh. Eh, meron naman po itong singsing. So, malalaman kung para kanino, o kaya, ayan, oh. Ayan, may singsing naman po siya, oh. PHA 2023. Meron pa rin siyang ring na nilagay ko rin na number 12. Ayan, oh. So, ibig sabihin, nakuha po niya ito para angkinin niya na ginupitan niya sa pakpak. Ang pagkakamali niya lang po mga kalapatids, hindi niya nagupitan dito. Kaya hindi niya kagad dadakman. Siguro pagkalpas sa kanya, ayan o. Dito, kitang-kita, may gupit. Ayan po mga kalapatids, tignan niyo, ayan o. Diba, kitang-kita. O, ayan. Kaya kayo, mga nakadagit ng kalapati, ayan nyo, ipakawalan nyo. Hindi naman sa inyo yun, eh. Ha? Mahal ang pagkain ng kalapati, mga kalapatids. O, kita nyo, nakawala sa kanya. O? Ngayon, kung sakaling makaalpas ng mga kalapati niya at sa akin mapunta, pakakawalan ko, huwag ka magkalala kung sino ka man. Ayan, o. Ginupitan niya ng pakpak, o. Itang kita, o. Bagong gupit lang yan, o. O. Nakalpas sa kanya. Salamat na lang, nakabalik. Magaling to, magaling. Kasi nga, important line po ito, mga kalapatids. Hindi niya basta-basta madadagit to. Ayan. Marunong bumalik ng bahay to. At
kataon lang na hindi niya kagad, hindi niya siguro kagad na ikulong. At ito, hindi niya nagtipto, ayan o. Yung apat sa dulo, sa ulahan o. Yung sa gitna, ayan, nakita niyo, ayan. Diba? Ayos! Ito pa, Jack. Ito na po yung ano, anak ni Greater. Ayan, anak po ni Greater yan. Ayan po. Si Greater, kung nakapapanood nyo yung video ko, hindi nga ito kulay nun. Checkered po kulay ni Greater. Pero ang nilabas niya, ito po, puti. So, ito po yung gagamit ni sa kasal. So, kailangan natin pagkabain pa to. Medyo malapit na kasi. Halos 2 weeks na lang po. 2 weeks na lang po. So, kailangan kahit pa paano, medyo mapataba natin ang konti ito. Saka yung ipaparis natin sa kanya. Ayan po siya. Ang ganda, no? So, pakakainin ko lang, ha? Ayos. Ayan, mga kalapatids, kapadya ko. Busog na po siya. Napakain na natin siya. Ayan. Kita niyo ang laki na ng butchi niyo. Kasi pagka ganito yung mga kalapati na kapag tumatagal, nagkakaroon na sila ng edad na ng buwan na, kung ilang buwan na sila. Ito kasi mga ilang buwan pa lang to. Nagpapalit na po ng balahibo yan. Unti-unti. Kaya akala niyo nakalbo siya. Ayan. Unti-unti po siya nagpapalit. Bagong ligo rin po kasi yan. Kaya ganyan. Ayan. Basa-basa pa yung konti mo sa lupak-pak niya. Okay, sunod na muna natin yung kapatner niya na i-gamitin sa kasal. Ayos. Kapag Jack, ito naman po yung kapatner niya. So, pagkita niyo, wala pa naman ito. Flat na flat pa siya. So, pakakainin ko na rin siya para mamaya makita niyo medyo nakaumbok na rin. Ayos. Kapag Jack, ito na po siya. Oh. Diba? Nakaumbok na. So, iinom lang ng maraming tubig yan mamaya kasi medyo matiglas siya. Medyo mapainom ng marami. Pag inom niya ng maraming tubig yan, lulo pa ng utok pa yan. Tingnan niyo. Diba? Si bata pa itong mga to eh. Pati yung kanina, yung ipapater natin sa kanya sa para sa kasal. Ayan, tingnan niyo yung itsura niya. Imported po ang tatay na ito, ha. Si Pepperman po. Ayan, o. Oh. Maraming niyo yung mata, o. Oh. Mga kalapatids. Ang tatay po niya si Pepperman. US po yun. Galing po yun sa Stag Bio Research Bio Pigeon. Ayan, ayan po. Ayan yung tatay niya, no? Si Pepperman. Ayos. Kapalits kapadyak. Ito nga pala, oh. Anak din po ito ni Jana Arden. Nakakross kay Waterhouse Picard. So, makikita nyo naman, nung kanina, diba, Grizzle, kamukhang-kamukha naman nung nanay, si Jana Arden. Ito po, bali, ito na pinanganak to eh, 2024. Ang ring po niya na nilagay ko is PHA, ayan, PHA 2024. Ayan o. Oh. PHA 2024. Ang number po niya is 1129231. Ayan o. Oh. 1129231. PHA 2023. Ayan. Ang number po niya ng kanyang ring, ano, ayan, 14. Number 14 po. Ayan, mga kalapatids kapadyak, ha. Ito naman po, kamukha nung tatay. Ayan, nakita niyo si Waterhouse Picard. Ayan, no, kita niyo, diba? Saka to, kita niyo. Waterhouse Picard. Yung mata lang siguro, medyo iba. Pero yung kulay niya, saka sa buntot, ayan. Ganyan ba si Waterhouse Picard? Ayan. Eh, si Jana Arden, ito. Kamukha nung nauna, pinakita ko sa inyo. Okay, pakakainin ko muna siya. Ayos. Bridge kapadya. Bali, ito, nakita niyo. Busog na po siya, oh. Ayan, oh. Diba? Kamukhang-kamukha niya po yung kanyang tatay, si Waterhouse Picard. Diba? Okay, mga kalapatids kapadya. Tapos na po ang ating video. Bago po matapos ang video, paalala ko lang po. Paalala ko lang po uli. Doon po sa mga nakakadagit ng kalapate, siguraduhin nyo po muna na merong po may-ari ng kalapate. May singsing man yan o wala. So, ang gawin nyo lang po, bago nyo kupitan yung pakpak,
Pakawalan nyo, pakainin nyo kung nagugutom, kung nakadayo sa inyo, painin nyo yung tubig. Pakawalan nyo, pag bumalik, pakainin nyo rin, ayaan nyo muna. Pag bumalik pa rin sa inyo hanggang 5 araw, so talagang sa inyo na yon, di na aalis yun. Pero kapag siguro magtagal at pinalipad nyo at inabumalik, so ibig sabihin gustong bumalik talaga sa may-ari, huwag nyo muna kagad gumupitan ng pakpak, takaw. Kasi once sa pinupitan nyo ng pakpak, may intention na ho kayo na ayaw nyo nang ibalik yon sa may-ari. Ang mahal pa naman ng ano, ng patuka ngayon. So dapat, kung ikay nag-aalaga ka rin ng kalapati at nakadamit ka ng kapwa kalapati na hindi sa'yo, pakawalan mo. Oo, ikaw. Kung ikaw'y nanonood, ikaw. Oo nga, ikaw. Pakawalan mo. Kasi hindi sa'yo yun. Okay? Tapos na po ang ating video, mga kalabadis kabadya. Please subscribe, like, share. At mas maganda po kung magko-comment kayo. Brother S. Tonglop. Ayos. Okay, mga kalabadis kabadya. Tapos na po ang ating video. Lagi ko pong sinasabi sa aking video. Walang ibang mga kanyang sa lahat. Maraming salamat. God bless us all. Thank you.